Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas ka, Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis at si Jasael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mihola bilang propeta hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit
kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo't at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapit. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. So palakpahan po natin ang ating Panginoon at ang bawat isa sa atin na narito ngayon at nagkakatipon, lalo na sa mga mag-asawa na narito. Marami po ba ang mga mag-asawa na narito ngayon? Sige nga po, kayo po ba'y nakarelate doon sa ating mga binasa ngayon? O yung iba naman ay yung better half ay narito, no? Ang iba ay narito, lalo na mag-asawa, nagdiriwang na kanilang mga anibersaryo, nagdiriwang na kanilang mga kaarawan din, at doon para sa mga mag-jowa pa lang, nagdiriwang na kanilang mga mansari. Ano, may mga mag-jowa ba dito? Oh, sana kayo na, no? Yan ay hinihiling, no? At kasama ng ating pagparito at pagdalo sa ating banal na misa,
ay ang mga bitbit ng mga panalangin at mga intensyon. The truth and the session of Saint Padre Pio ay may pagkaloob at maibigay yung ating mga hinihiling at ninanais na ating makamit, no? Pero huwag tayong mag-alala kung ito'y matatagalan pa at hindi kaagad maibigay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos kapag ibinigay sa atin, talagang may dagdag pa at higit pa sa ating inaasahan. Amen. Amen. Ano? Naalala ko tuloy, may nakita akong mag-asawa dyan. Naalala ko tuloy ang isang kwento tungkol sa isang asawang lalaki. Kung saan, nasangkot siya sa isang relasyon. Isang relasyon na bawal. Relasyon ng pakikiapit, pangangalunya. At ito'y tumagal sa napakahabang panahon. Subalit natapos yung kanyang pakikiapid na ito sa kanyang asawang babae. Nahuli siya ng kanyang wife at tinanong kung bakit niya nagawa na siya'y pagtaksilan. At ito'y sinagot ng lalaki. Napakasimple ng sagot ng lalaki. Ang sabi niya sa kanyang asawa, "I don't know. Hindi ko alam, Your Honor." So wala po ganun. "Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa." Ganyan ba yung mga ibang kalalakihan dito kapag nasusukol, nahuhuli ng kanilang asawa? Oy, nahiya pang magsabi ng totoo. Ano? Hindi naman lahat, no? "Hindi ko alam." Totoo po. Parang ito na yung kultura sa mga panahong ito. Ang kabanalan at kasagraduhan ng kasal ay hindi na masyadong napapahalagahan. Hindi na masyadong nabibigyan ng pagpapahalaga. At ang tingin ng marami ay parang isang kontrata lamang na madaling magwakas. Yan ngayon ang pinoproblema at kinasasangkutan ng maraming mag-asawa sa mga panahong ito. Ang pakikiapid o yung usapin nga ng diborsyo dito sa ating bansa ay maraming wari na tutukso at karapat-dapat na gawin na sa mga panahong ito, lalo na sa mga taong nasa kapangyarihan, hindi naman ligid sa marami sa atin kung sino ang nagsusulong na maging legal ang diborsyo dito sa ating bansa. Nakakalungkot. My dear friends, maaaring ang ugat at nagiging dahilan ng pakikiapid o pangangalunya ay dahil na rin sa kawalan ng halaga. Halaga na naitanim sa kahalagahan ng Diyos sa buhay may asawa. At sino nga ba ang inaakala nating may kasalanan o culprit kung bakit nawawala ng halaga ang Diyos? Walang iba kundi ang mga magulang na din. Napakarami na sa mga panahong ito na masyadong napapamper. Nabibigyang layaw ang kani-kanilang mga anak tungkol sa mga material na bagay dito sa mundo. Halimbawa na lang, kapag walang presence at palaging busy ang mga magulang, para suhulan ng mga anak, binibigyan na lang sila ng pera. Binibigyan ng mga makabagong gadget. Binibilhan ng mga branded na damit o di kaya sapatos. Binibilhan ng sasakyan. Ang iba nga'y meron pang farm. Meron pang chopper ang iba. Sana all may ganong magulang. Nakapagsausapin ng kahalagahan ng Diyos sa mga buhay ng kanilang mga anak, ay wala silang oras, wala silang panahon na magturo man lamang sa kalagahan ng Diyos para sa mga anak.
at sa mga magulang na ganito ang paraan ng pagpapalaki sa mga anak, malamang sila yung mga tipo ng mga magulang na walang ng takot sa Diyos. At yung mga anak na walang pagpapahalaga sa Diyos, and yet, they know God. My dear brothers and sisters, bakit nga ba nagpapadala sa demonyo ang maraming mag-asawa? Sa isang simpleng dahilan, nawawala na sila o di nila pinahahalagahan ang kanilang pananampalataya kay Jesus para sa kanilang buhay mag-asawa. Totoo, marami dito ang nagsisimba, nagdarasal ng sabay, sumasamba sa Diyos sa loob ng simbahan, sa dambana ni Santo Padre Pio. Pero pagkatapos ng banal na misa, sinasadya din nilang iwan si Jesus sa apat na sulok ng simbahan pagkatapos nilang manalangin ng sabay at magsimba. Kapag sila'y lumabas na dito, ando na naman ang panunokso ng demonyo, masaklap kung talagang hindi dinadala si Jesus na kasama ng mag-asawang ito. At hindi nirin nahihayaang mamuhay o umusbong sa kanilang mga puso si Jesus. Alam niyo kung mamumuhay lamang ang isang mag-asawa sa turo at aral ni Jesus, malamang may takot sila na mag-isip kahit man lamang umiwas sa masama at gawin ito nang sa gayong tuluyang malugmok at hindi malugmok sa kasalanan ang kanilang pagsasama. Ngunit mga kapatid, ang katapatan ay hindi lamang exclusive para sa mga mag-asawa. Katapatan na sinumpaan nila sa unang araw ng sila'y ikasal. Ang katapatang ito ay para din sa mga katulad naming pari, mga reliyoso, mga madre, at kayo na bawat isa na narito ngayon. Katapatan sa kung anong kautusan ang ibinibigay ng Diyos para tayo'y patuloy na mamuhay na may katapatan sa Kanya. May kahalagahan sa buhay natin ang manatiling totoo at sumusunod sa utos na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Palagi pong may pag-asa. At ang pag-asang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Palagi po nating isama si Jesus, mamuhay sa Kanyang mga aral, at gawin natin siyang pananggalang para lagi tayong maprotektahan sa anumang balak at gawain ng demonyo na laging naghahangad na wasakin, sirain, at guluhin ang kabanalan at kasagraduhan ng kasal. Lahat tayo maaring padala sa anumang temptasyon na maaring magdadala sa atin para magkasala. Kung gagawin natin ang sinasabi ng ating mabuting balita, sa palagay ninyo, ilang bahagi ng katawan ninyo ang naputol na? Ilang bahagi na ng katawan nyo ang hindi nyo nataglay? Maliwanag ang sinasabi ng ating Ebanghelyo. Kung ang inyong mata ay nagkakasala, dukutin at itapon. Kung ang inyong mga bibig, lalo na't bibig ng mga Marites dyan, mga Marisol, ay ilan ng bibig ang nawala sa inyong mukha?
Mga kapatid, lahat tayo, ang panawagan ng Diyos ay talikdan ang anumang pagkakasala na magdudulot sa atin upang dalhin tayong lahat sa impyerno na kasama ng demonyo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak, kami namahal, kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sitayo po ang lahat. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaliwanagan. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at
pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Hindi man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais natin palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa ipagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paka-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information
na inyo ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banalamisa. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po sa kanilang lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming maraming salamat po sa inyong muling pagdalaw.